So ini report nga neto ni Shams Aranya na itong si free agent Ben McLemore has agreed to a deal with the Los Angeles Lakers. At siya na nga nagkompleto sa roster ng Los Angeles Lakers. So ito na nga ang magiging roster ng Lakers papasok sa playoffs dahil onting laro na lang, onting games na lang ay magpi-playoffs na nga. So kagaya ng na-rumor kahapon na itong si Ben McLemore ay pupunta nga sa Los Angeles Lakers na aking in-report. So nagkatotoo nga yung rumor na yon at ito na nga isa lang opisyal na Los Angeles Lakers itong si Ben McLemore. Now, ngayon sa tingin ko nga ay kaya kinuha itong si Ben McLemore ay strictly for his 3-point shooting nga dahil yung mga shooter ng Lakers ay nag-i-struggle nga ngayong season na ito. Diba itong si KCP at si Wesley Matthews ang kanilang shooter pero hindi naman kasi sila naging unang kilala bilang shooter. Sa kanilang mga depensa nga sila nakilala sa NBA at na-develop na lang ang kanilang 3-point shooting pero itong si Ben McLemore dati pa nga lang ay shooter na so pure shooter talaga ito. Simula pa lang nung bago pa siya pumasok sa NBA ay isa nang kilalang shooter itong si Ben McLemore. So ayun nga siguro ang hinahanap ng Los Angeles Lakers yung pure shooter, yung natural and born shooter niya. Hindi ko naman na sinasabi na hindi shooter itong si KCP at si Wesley Matthews. Nakita naman natin si KCP noong NBA Finals, diba? Noong against sa Miami Heat, grabe nga ang kanyang shooting nun. At talagang natulungan niya ang Lakers na kuhanin ang championship last season. So sa tingin ko din kaya kinuha itong si Ben McLemore ay dagdag shooting nga sa Los Angeles Lakers. Hindi para palitan itong si Wesley Matthews at si KCP kundi tumulong nga lang sa kanila. Ngayon, marami na ngang rotational players ang nasa Lakers ngayon. Panigurado, bago pa nga mag-playoffs ay babawasan na nga yan neto ni Frank Vogel. Hindi natin alam baka mamaya si THT pwedeng alisin sa lineup bago mag-playoffs si Wesley Matthews. Siguro depende nga yan kung ano ang performance ng player bago pa nga dumating ang playoffs. Syempre babawasan nga ng Lakers ang kanilang rotational lineup. Nung bago pa nga ma-injured ito si AD at si LeBron James, halos 10 to 12 ata ang naglalaro para sa Los Angeles Lakers sa isang game. So makikita mo talaga na malalim na ang kanilang team dahil kung sa mga normal na team lang yan, halos mga 9 to 10 ang mga naglalaro lamang para sa isang game sa isang team. So abangan natin kung ito mga si Ben McLemore ay magiging parte ng lineup ng Los Angeles Lakers pagdating nga sa playoffs. At para nga sa ating susunod na balita, ito nga si Kevin Durant ay balik na nga daw para sa Brooklyn Nets. Matapos ang kanyang 2-month absence, ay ito na, babalik na nga itong si KD mula sa kanyang hamstring injury. At inaasahan niya siyang bumalik bukas against sa New Orleans Pelicans. Pero, ang kakampi niya naman, ang superstar na si James Harden ang wala naman ngayon. At isipin niya kung ano rin ang dahilan. Dahil din sa hamstring katulad dito kay Kevin Durant. 10 days nga na mawawala itong si James Harden para sa Brooklyn Nets. And after 10 days, i-re-evaluate na siya kung ready na ba ang kanyang hamstring. So hindi pa talaga natin makikita ang full strength Brooklyn Nets. Yung silang tatlo ang magkakasama maglalaro. Nung nakaraan si KD ang wala, ngayon naman si James Harden. So delayed na naman ang paglalaro na itong big 3 ng Brooklyn Nets. At matagal pa nga aabangan ng fans ang paglalaro nilang tatlo. So yun nga lamang guys para sa ating update ngayong umagang ito. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!